Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang walang katapusang pagdinig ng Quad Committee ng Kongreso at matapang na humarap ang dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte sa ikinasang pagdinig at tahasang sinagot ang lahat ng tila paulit-ulit na mga katanungan ng mga ilang mambabatas at ang umano'y mga peking ebidensya at mga akusasyon ni Trillanes laban sa mga Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. National Bureau of Investigation or NBI Director Chief na si Judge Jaime Santiago tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko di man pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan ang ilang buhayang mambabatas sa Kongreso at ang umano'y mga kasinungalingan ng dating senador na si Trillanes na pilit idinadawit ang mga Duterte. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, sa isang pahayag, sinabi ni NBI Director Retired Judge Jaime Santiago na kahit nag-admit na ang dating Pangulo na may pinatumbang tao, hindi pa rin sapat para ito ay makasuhan. Dahil sa kabila ng tila pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyaring pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso na mayroon di umano itong pinatumbang tao noon, di ito magiging sapat na basihan. Kailangan pa rin may lumutang na biktima o complainant para makasuhan di umano ang dating Pangulo. Pinigyang diin din ni Santiago na dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit nga raw magsisigaw pa raw ang dating Pangulo na marami itong tinapos na buhay, pero wala namang dumadating na complainant against dito, hindi ito pwedeng makasuhan. Tahasan ding sinabi ni NBI Director Judge Jaime Santiago na hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handang magreklamo. Pinigyang linaw din ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa publiko na dating punong mahistrado ng Korte Suprema sa isang pahayag. Sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na rin daw obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi na nito kasapi ang bansang Pilipinas. Na ayon sa ilan nating mga kababayan, dapat na umanong ihinto ang pagdinig ng Kongreso dahil wala naman silang sapat na basihan at puro hearsay lamang. Wala umanong tunay na lumulutang na complainant. Ang lahat nga raw ay puro script lamang. At kung meron man, ay dapat dumiretso sa korte na siyang tunay na humahatol. Hindi yung ginagamit ang Kongreso at ang pondo ng bayan para sa sariling interest lamang na puro pamumulitika. Komento pa ng ilan nating mga kababayan online. So wala pang complainant, bakit may mga pagdinig na anli na ang Kongreso? Mas madami pang dapat mas unahin nilang ihiring at pagtuunan ng pansin, lalo na ngayong climate change at sunod-sunod ang sakuna sa bansa natin. Very obvious naman na pamumulitika lang dahil one-sided lang ang Kongreso. Nagmukha tuloy silang mga kontrabida o quadcom. Ano na masabi mo, isang judge na retired na at NBI director na ang nagsabi, file a case if there is a solid evidence. Huwag na si Matubato at Laskanya, sigurado dismiss agad yan. Ito kasing mga nagmamalinis sa Kongreso, panay buka ang bunganga, salita ng salita, di naman ginagamit ang utak. Akala naman nila na sa dami ng paninira nila sa mga Duterte, naniniwala ang taong bayan. Yun ang malaki nilang pagkakamali. Dahil sa mga ginagawa nila, mas lalo lang minahal ng mga tao ang mga Duterte kasi mas naiintindihan na ngayon ang mamamayan kung saan nanggagaling si Digong at kung gaano kalaki ang malasakit at pagmamahal niya sa mga tao at sa Pilipinas. Trillanes, makinig ka. Supalpal ka na naman. Solid evidence daw dapat, sabi ng judge. NBI director pa. E bakit mali ang spelling ng ipinakita mo na bank account ko, no? At ang mga mambabatas, balik-balik ang tanong. Script ni Laskanya at Matubato lang ang binabasehan. Ni Anino hindi naman nagpakita sa Kongreso. Tapos yung ibang complainant, nagtatago pa. Kaya pa zoom-zoom lang. Wala namang mga credibility. Wala na talaga ang patutunguhan niyang hearing na yan. Unquote. Ba talaga itong nangyari sa Quadcom? Ito po ba ay
menos o disadvantage kay Pangulong Duterte? Ito po ba ay nakabawas sa kanya? Ito po ba ay maaari nang gamitin upang siya ay hatulan at akusahan at makulong? Hindi lamang po sa ating bayan, pati sa ICC. O, abangan po natin, ha? Panoorin po natin ito. Maiging maintindihan natin ang mga issue patungkulo sa ating lipunan. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Yan. Dahil dyan, you're out. hindi naman. Hindi, kasi alam mo naman, pag ikaw ay hindi pumabor sa kanilang script, you're out, di ba? Oh, ganyan sa bayan natin ngayon eh. Hindi, pero gayon pa man, alam nyo, tama ho yung sinasabi ho ni NBI Director. Sabi ko nga ho sa inyo, eto ho ay judge. Ito ho, former judge, retired judge, ika nga. So, ibig sabihin, alam po nito ang batas. Gayun din ho si Pangulong Duterte. Hindi ho porket umamin ka na, oh, may pinatay ako. Sino yun? Hindi ka pwedeng hatulan ng husgado at sabihin na, ikaw, pinatay mo ang demonyo. O di kaya pinatay mo, namamatay tao ka dahil dyan, nasa, pag-amin mo na pumatay ka, ikaw ay makukulong na. Hindi pwede. Dapat may complainant, may tao, ika nga. Eh kasi, kita nyo naman ang ginawang style o strategy ni Pangulong Duterte. Ginawa niyang tanga yung mga nasa kamera. Totoo naman eh, di ba? Ay, tingnan ninyo, panoorin nyo na maigi, ginagawa at pinaglalaroan niya. Mamaya, may papakita ko sa inyo yung ginawa niyang tanga. Mamaya, unya-unya. O, isa pa, sandali lang. O, kasi nga, alam mo, ang problema kasi dito sa mga nasa tuwadcom, puro po sila mga bagito, ika nga. Pagdating mo sa batas, eto ho yung mga masasabi mong ang karunungan ay nasa libro. Alam nyo, kasi malaki ho ang difference niyan eh. Malaki ho ang difference ng karunungan mo dahil lang nag-aral ka. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-aral, ha? Ay importante na ikaw ay mag-aral at ikaw ay may alam pagdating mo sa batas. Pero pagdating na ho sa ground, yung application, ika nga, kung paano ka makakasuhan, kung paano ka makakakuha ng probable cause, kung paano ka makakakuha ng beyond reasonable doubt na judge, yung judgment sa'yo, napakahirap po niyan. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, umatay ako. Bakit? Ay, ng DDS. Ano? I claim full responsibility. Di ba yung mga ganyan-ganyang litanya si Pangulong Duterte? Ano nangyayari? Na-excite ang mga tanga. Hindi totoo po, ha? Walang biro. Na-excite ang mga tanga. Uy, naku, umamin. Naku, pwede na ikulong yan. May gayaan silang eksena. Umamin na yan. Pwede na ikulong yan. Masyado silang excited. Hindi nila alam. Pinaglalaroan lang sila ni Pangulong Duterte. Alam mo, si Pangulong Duterte, matanda na. Tumanda na ho yan bilang piskal, mayor, congressman, at lalong-lalo na presidente. Tumanda na po yan na nandyan. Tapos sasabihin nyo, ang magtatanong sa kanya, yung mga bagitong kung hindi man lang naging trial lawyer. Di ba tama, mali? Yung mga yan, di naman yan na naging trial lawyer, wala akong mga alam yung mga animal na yan. Tapos magmamagaling. Ilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatutuo para formal na maisang pa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng... ito pa, punong maestrado ito, ha? Ibig sabihin na sa Supreme Court ito dati, tingnan nyo sasabihin ito. Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or that.
Oh, yan nga yung sinasabi natin kasi hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng kunwari ako, sabihin ko, ako ay nagnakaw. Kailangan mong patunayan ngayon sa husgado. Ano ba ninakaw niya? 'Di ba? Sino ba ninakawan niya? Hindi porque sinabi ko, ako nagnakaw ako. Kaya nga yung iba diyan, aamin na sila scammer. 'Di ba? Inamin nila ako, scammer ako. Pero bakit di makulong? Kasi nga po, sino ba ang in-scam? Sino po ba magre-reklamo na na-scam siya nitong tao na ito? Yung iba naman, hindi umaamin na scammer, pero scammer. Maraming yan, vlogger. Yung mga palay message sa mga OFW, tapos i-scamin. Hindi sila umaamin, pero may na-scam sila. Yun ang totoo. Ikaw talaga. Ikaw talaga ba natubay? Hindi, totoo naman, di ba? Ito nga, sinasabi nga ni Executive Secretary, hindi porket umamin yung tao, makukulong na. Kailangan yung patunayan. Sino ba yung taong pinatay niya? Kailangan magreklamo yung nagsabi na sila ay pinatay. Anong ebidensya nila? They have to prove it in court. Hindi porket, ang ebidensya namin, inamin ni Duterte. Ang inamin ni Duterte ay siya ay mamamatay tao ng kriminal. Wala naman po siyang inamin na ako, mamamatay tao ko dito sa tao na ito, pinatay ko ito. Wala siyang ganun. Kaya nga, napaka-imposible mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, tanga lang talaga yung marami sa mga kamera. Ayoko nalang banggiting quad ko, pero marami talagang tanga doon. Kasi tuwan-tuwa sila . Tuwan-tuwa sila, napaamin-amin na si Duterte. Ngayon ang tanga nito mga to. Akala naman nila may mangyayari doon. At sa katunayan mga kababayan, yan pa nga ang nagustuhan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, ikikwento ko sa inyo, bakit gusto ni Pangulong Duterte yan, ha? Mamaya-maya. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa. Pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiction sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the local law enforcement agencies to affect the process. Dantiamento, UNTV. So ayan, ayan po. Kasi nga, alam nyo, ang gusto kasi nilang talaga mangyari, makulong ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte, para feeling nila meron silang makukuha ang benepisyo o paggagante, ika nga. Ang hindi ko kasi nila maintindihan, mga kababayan, ito ho'y estratehiya ni Pangulong Duterte. Kaya nga kumaalala ninyo, di ba? Meron pa silang pag-uusap ni VP Sara Duterte. Kamusta ang ano ko? Sabi niya, best actor. Anong ratings ko? Mantakin mo, ganunin. Alam mo yon, sabi ko nga, kakaiba talaga ito mga Duterte. Ito yung harap-harapang ginagago nila yung Quadcom. Tapos at the same time, mga kababayan, at the same time, sila po ay nakakapuntos sa taong bayan. Paano ko kako na manasabi ang gayan? Kasi ganito lang, simple lang ha. Si Pangulong Duterte alam naman po natin, nakilala siya at nanalo siya dahil sa mga pahayag niya na papatayin ko kayong mga kriminal. Tataba ang mga isda sa Manila Bay. Tanda ninyo, huling Pasko nyo na yan. Yan ang dahilan kung bakit po siya nanalo. Huwag po natin kakalimutan. Ang problema po kasi dito sa mga animal na to, na mga mayayaman, mga piling VIP, may mga security naman yung mga animal na yan. Punong-puno ng staff yan. Nakabulletproof pa mga sasakyan yan. So, hindi nakakaramdam ng krimen yan. Di ba po? Ligtas sila palagi. Kaya, hindi nila alam ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino na takot sa kriminal. Hindi ka pwedeng lumakad sa, alam mo yun, sa karsada ng hindi kinakabahan. Di ba po? Wala ho silang ganyan. Kaya hindi ho nila alam kung ano yung damdamin ng mga Pilipino. Ang damdamin ng bawat Pilipino ay takot. Sige nga ho, tanungin ko kayo, sino sa inyo ang matapang na maglalakad sa gabi na madilim? Wala ho. Yun yung iba sa inyo, minsan nagmamadali pang umuwi dahil nga sa ayaw nyo abutan ng gabi dahil dadaan kayo sa iskinita, dadaan kayo dun sa mga kanto-kantong daming nagiinuman, daming adik.
Marami po sa inyong ganyan ng kalagayan ngayon. Alam ko yan. Dahil marami po tayong kakilala. Marami pa rin po tayong mga kaibigan na nakatira sa mga ganyan. Natatakot sila. Sabi, ano ba nangyayari ngayon? Bakit ganito? Kesa na ma-feel safe kami, eh kami naman ang takot naman ngayon. Dati, meron na kaming pakiramdam na, criminal ka, addict ka, bukas patay ka na. Ngayon hindi. Criminal ka, addict, bukas patay na ako. Totoo, may ganun nung pakiramdam ang mga Pilipino. Hindi ho alam ng mga congressman yan. Kaya nga, nakapunto si Pangulong Duterte by saying, I will kill the criminals. And I kill the criminals. Mantakin mo, lalo pa nilang idinidiin, mamamatay tao ka ng mga kriminal. Hindi mo sila binibigyan ng due process. Mga kababayan, sa totoo lang ho, hindi ho siya nangaano ho ito. Alam niyo ba bakit sumikat si Tulpo? Bakit tumikat ho si Rapi Tulpo? Diba? Inis na inis ho yung si Attorney Kabutas diyan kasi nga daw kesyo parang inilalagay yung kamay, yung batas sa kamay ni Rapi Tulpo. Tapos galit na galit si Attorney Kabutas diyan, 'di ba? Yung hanap ng hatam ng butas kay Tulpo. 'Di ba? At hindi ko kinukonsinte yung estilo ni Senator Rapi Tulpo na dinadaan sa kanya at hindi na sa due process. Hindi ko kinukonsinte yon. Pero unawain natin kung bakit siya sumikat. Unawain natin kung bakit siya tinatakbuhan ng tao. Unawain natin bakit tatlong Tulpo ang papasok ngayon sa Senado at lagi ho silang top. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Hindi dahil sa Tulpo kunulang yan. Dahil ang tao nakakuha ng hustisya through them. Hindi ko kinakampihan dito ang mga Tulpo ha. Pero nililinaw ko lamang po dito ang kalalagayan ng mga Pilipino. Minsan, marami ho sa mga Pilipino, hindi ho naniniwala sa proseso dahil ang proseso, lagi nilang sinasabi, para sa mga mayayaman lang yan. Pag mayaman ka, lusot ka sa kaso. Pag, di ba, yun yung harap-harapan na hulihan ng dinilibera ng droga, hindi nakulong. Tama, mali. Takot, ano ho sila eh? In other words, parang sawa na ho sila, pagod na ho sila. Dahil kami lang naman na nakukulong niya sa ustisya na sinasabi ninyo. Kami lang naman na nadadali ng due process. Pero paano pagka mayaman na? Magaling ang abogado, may pera abogado. Lahat na gagawin ang abogado para maligtas yung kanilang kliyente. Kaming mga walang abogado, kami mahihirap, wala kaming tatakbuhan. 'Di ba? Kaya nga marami sa kanila tumatakbo sa mga Tulpo eh. Hindi ko sinabing tama 'yan, ha. Gayunpaman, ganun ang kanilang puso. Kaya nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte na papatay ko kayo mga kriminal. Oo, enganyuhin ko na silang lumaban. Para talaga barilin na sila. Yung tipong Fernando Po Jr. Bumunot ka! Bumunot ka! Bumunot. Dinahan siya. Tama, mali. 'Di ba? Kasi nga alam mo natin na yung mga addict na yan, di ba magtataka kayo, harap-harapang nagdodroga, harap-harapang nagpapalitan ng droga sa karsada, bakit hindi mahuli-huli? Because, quote-unquote, doon sa bulok na prosesong dinadaanan. Tama, mali. Di ba? Bakit? Mayaman yung mga yan eh. Ibibail lang sila nung kanila. May alam mo nila yung batas para ikutan eh. Ito lang ang porsyento na dadalin mong droga para medyo hindi ka matuloy-tuloy yan. O di kaya bibilhin yung, hindi natin masabi, may mga tiwali din pulis, di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, you do not understand. Ang laking pera kasi dyan. Kung bayaran yung pulis, baliin mo lang yung ebidensya para itong tao ko makawala. Gagawin, pag may mishandle ng evidence, di laya na ngayon yun. Di ba ho? Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, at the same time, may mga matitino ding pulis, ha? Matitino. Sila ho naman ay huli ng huli. Tapos pagdating naman sa korte, dismiss ho yung kaso. Hirap na hirap po. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, pag nakita nyo na, pabunutin nyo na. Di ba? Para hindi na dumaan sa mahabang usapan. Akala ngayon, akala ho ngayon nung mga congressman nating walang alam, nakakapunto sila doon. Hindi nila alam, yun ang gusto ng taong bayan. Yung tipong
makakakuha kaagad ng mabilis ang hustisya. Alam naman po natin ang justice sa Pilipinas, grabe ho, ang tagal. Hindi ho natin masisi yung korte. Siyempre, kailangan busisiin talaga na maigi. Eh, paano kung yung ebidensya nagkayarian? Ibig sabihin, na-mishandle. O di kaya naman delaying tactics. Ang hirap po talaga eh. At the same time, apakarami hong kaso. Kulang ang judge. Di ba ho? Kulang ang korte. Napakarami hong kaso. Kaya yung iba, ilang taon na tumatagal bago humano. Oh, eh, ang problema ho dyan, di ba? Pagka ganyan, eh, minsan nakakalaya na. Wala na hong talagang ano. Eh, syempre, yung iba nga nakakulong na, lumalabas pa. Mantakin mo, nakakulong na, nakakapamasyal pa. Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Sa Pilipinas lang. Oh. Kaya nga, akala nila, bawas pogi points kay Duterte, hindi nila alam. Yun ang gusto ng mga taong bayan. Tama, mali. Oh. At the same time, ito pa ha, nakapuntos din si Pangulong Duterte sa mga pulis, sa mga uniform personnel. Bakit kanyo? Kasi paulit-ulit na sinasabi, hindi nyo napansin, paulit-ulit na sinasabi niya, akin yan, sagot ko yan. Alam nyo ba, nararamdaman ng pulis yan lagi? Nararamdaman ng pulis na iniiwan sila sa ere ng mga boss nila. Sila yung gagawa ng trabaho, sila yung magtatrabaho na maigi, tapos pag nabayaran ay nasa taas, hindi natin alam kung sino yung nambayad. Besto, pag nabayaran na sa taas, ang makakasuhan na lang yung mga nasa baba. Diba? O, magkakaroon na lang ng mga sacrificial lamb. O, kaya nga sabi ni Pangulong Duterte paulit-ulit, akin yan. Sagot ko yan. Ako ang sasagot yan. Tapos dinidiin pa nila. Itong isang araw, meron ako napanood na balita, umamin talaga yung spokesperson ng PNP na talagang may binigay na I think it was 1 million or something. Narinig ko ng ganun. Sabi ko nga, kita nyo na. Kahit pulis, naiintindihan na maganda yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Di ba? Kasi pinalalabas ng kamera na mali yung reward system. Pero yung mga pulis sa totoo lang, tuwan-tuwa doon. So sino ang kumamping ngayon kay Pangulong Duterte? Taong bayan? Sino pa? Uniform personnel. Can you just imagine this? Without conducting a rally, without conducting anything na would convince people to join the fight of Duterte, nakuha niya yon through a wide perspective o kaya sa isang malaking audience through that hearing. Ang dami kong nakilalang pulis. Ang dami kong, naku, ayoko na lang sabihin. Ang dami kong friendship na pulis na during Quadcom, nag-share. Sinishare nila yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Wala, ang tapang nila na talagang sinishare nila, uy, ito talaga yung ama namin, ito talaga yung tatay namin, ito yung talagang amin. Kami yung inasa isip, hindi yung mga kriminal. Totoo, walang biro. Ang dami po sa kanila, ganun ang nasa isip. Ang dami po sa kanila po na tuwan-tuwa nung nagsasalita ng si Pangulong Duterte, nagpapalakpakan pa habang nasa presinto sila. Tuwan-tuwa po sila sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang dami po niyan. Oh. Kung kayo, pulis, nanonood dito, sabihin nyo, aminin nyo na dyan. Mag-comment kayo, oo. Ako, may kamag-anak kong pulis, tuwan-tuwa. Ganun. Comment nyo dyan, oh. Asawa ko pulis, tuwan-tuwa. Oh. Di ba, tama, mali? Ang dami po. Ibantakin mo. Napanalo ni na alam mo yon, nakuha ni Pangulong Duterte yon sa pamamagitan ng Quadcom. Akala naman ng Quadcom nakakakuha sila ng puntos. Akala nila yon nakakakuha. Tuwan-tuwa sila. Umami si Duterte. Umami na may reward. Umami no, hindi nila alam. Yun ang gusto mangyari ni Pangulong Duterte. Nationwide na mapaalam sa taong bayan na galit ako sa kriminal. Kakampi ko kayong mga Pilipino na nagagalit sa mga kriminal. Kakampi ko kayo mga pulis at mga sundalo na lumalaban sa mga kriminal. Yun ang gusto ni Pangulong Duterte na i-convey na message sa lahat ng tao. Nakuha niya yung sa Quad. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!